Today, everyone, we're out on the sale of DMCI Homes properties. In this episode, ituturo ko kayo sa pinakabagong turnover project ni DMCI Homes. So, alam nyo na, nakikita nyo yung gazebos na yan. So, Japanese inspired siya, di ba? So, we're here at Kai Garden Residences. Kaka-turnover lang nung Sugi building nung January 2023. So, andito tayo ngayon. Medyo complete na yung mga amenities niya. And I will showcase yung kung ano yung feature na itong project na to, yung design, yung kung ano yung mga bago dito. And also, meron tayong model unit dito na 2-bedroom. So, itutur ko din kayo doon. So, napakaganda na itong project na to. Sobrang ganda. Makikita nyo yung difference no, sa mga old and sa mga bagong projects sa DMCI Homes. So, tara, samahan nyo ako. So, this is the surroundings of Kai Garden Residences. Halo-halo, may residential, mayroong commercial. So, this is the entrance. Ito yung entrance gate natin. So, by the way, Kai Garden Residences is located at M. Vicente Street, Mandaluyong City. So, it's near Boni Station, a few meters away lang. So, pasok tayo. So, this is the entrance and gate. Ayan, may guardhouse tayo dyan. So, pagpasok natin, meron tayong gazebo dito sa right side. And then, itong nakikita yung walkway na to, or, jogging path to, surrounding the property. So, paikot yan. So, this building pala, this is Dansalan Gardens. It's an old project of DMCI Homes. Makita nyo naman yung design. Wala pa siyang lumibent technology. So, yan, DMCI din yan. This is the entrance going to the parking. So, we have total of 5 basement levels for the parking. So, this is the drop-off area. And this is the reception or the lobby. So, punta muna tayo dito sa garden. So, we have Japanese garden over here. Pasok natin dito sa property. Merong Japanese garden na sasalubong sa atin. So, hindi pa siya totally complete kasi under construction pa yung iba. Pero as you can see, may mga landscape na siya. Yan. So, by the way, this is the first building which is Sugi building. So, ito yung na-turn over na nung January 2023. And yun naman po yung second building, si Icho building. So, ang turnover naman po ni Icho is January 2024, next year. And ito naman po yung last building, si Hinoki building. So, ang turnover naman po niyan is start na August 2024 hanggang January 2025, depending po sa floor level. So, we're here sa, ano, sa Japanese garden. So, dito sarado pa, pero may amenities pa tayo dyan. Yan, landscape work in progress tayo ngayon. So, here meron tayong shaded area sa walkway. Nagawa pa siya. So, another angle for the Japanese garden. Yan. So, let's go sa mga swimming pools natin. So, we have 3 swimming pools. So, may gazebos doon. So, we have lounge pool over here. Meron tayong kiddie pool. Tapos, meron tayong lap pool. So, dito yung lap pool natin. 25 meters. Then, meron tayong mga gazebos. Marami tayong gazebos dito. Swimming pool. So, check naman natin kung ano meron dito. So, over here, meron tayong workout area. So, ito. Naka-built-in na siya. Yan, oh.
cross trainer. Meron tayong pull-up bar. Meron tayong pang-exercise sa mga hips, bewang. And here, meron din pa tayong isang workout area. So, ito yung fitness zone natin. So, ang galing, di ba? And this one, ito, na-amaze ako dito. This is the basketball court. Originally, sa perspectives ni Kai Garden, hindi siya covered. Pero, nung di-deliver siya, ginawa na siyang covered court. So, dito pa lang, napansin natin, hindi nagtitipid sa DMCI Homes when it comes to deliverables. Baba tayo. So, this is our basketball court. Full size, covered court. So, kahit maaraw, okay lang mag-basketball. Kahit umulan, okay lang din. So, ang ganda ng covered nyo. Diba? Hindi siya basta-basta lang na simple, basic, ay design siya. So, let's check naman yung lobby area, lounge area natin. So, ito jogging path to ginagawa pa. This is the jogging path surrounding the area. So, from the basketball court, meron tayong walkway dito paakyat papunta sa barbecue pit natin. So, meron tayong tables and chairs dito. Pwede nyo gamitin for picnic. Then, dito yung ihawan, ang galing. Naka-built-in na siya sa table. Stick. So, para kayong nag-yayakini ko lang. Diba? Japanese style talaga siya. Galing. So, let's check the lobby. So, this is the lounge lobby area. So, marami tayong tables and chairs. Meron tayong ano dito. I think toto future snack bar to. Gagawin snack bar yan in the future. May kitchen din dyan. Sa loob. Para sa snack bar. So, meron tayong game area naman dito. Yan. So, social ng itsura ng lobby lounge natin. Open space siya. Open lounge. So, mahangin. Mahangin. So, in this building, we have 12 elevators total. Meron tayong 6 dito. And meron tayong 6 here. Total of 12 elevators. Marami tayong elevators for this project. And may mga toilet siya dito sa ground level. And meron function room. So this is the function room or the function hall. Check natin yung loob. So this is the function room. Ganun yung gamitin yan pag may mga occasions and celebrations. Minimal fee lang. So, kaya nyo, I think, mga 100 packs. Okay. Very relaxing ang ambience dito sa lounge lobby area natin. And makikita nyo, meron kayong view ng landscape area at saka ng mga swimming pools natin. So, we're here sa second floor. So, paglabas ko ng elevator, ito yung nag-welcome sa akin. So, you have your Japanese artwork. Ayan. So, second floor is the atrium level. So, dito nagsisimula yung sky patio natin. So, as you can see, mahangin siya. So, may mga landscape tayo dito. And, malaki yung atrium level niya, no?
malaki yung distance sa mga bawat units. Ayan. Sobrang ganda ng light and ventilation, maliwanag. So ito siya. 3 floors yung sakop nitong openings na to. There. So may chairs. Additional open space for you to relax, unwind. Labas lang kayo ng unit and you have your additional space. So we have elevator lobby doon. Another one. And yung isa dito po. Ayan. So nandito tayo ngayon sa elevator. We're going to the roof deck. Check natin kung ano meron sa roof deck ni Kai Garden. So we're here in the roof deck area. So ito, additional amenities then for the homeowners. So meron tayo greenery surrounding the place. Sobrang happy guys. Lawak ng roof deck nila. So dito, you have your view of Ortigas Central Business District. By the way guys, meron kaming bagong project dito sa may Mandaluyong. Just a few meters away from Kai, I think siguro mga 250 meters away lang siya. So nakikita niya, that's California Gardens. Yung harap niyan, meron kaming bagong project dyan, yung Sage Residences. So this is Ortigas Central Business District. And you have your view of Antipolo. Makita niyo yung bundok. Ayun, may mga may bundok doon sa dulo. So tara, explore pa natin yung roof deck dito. Dito naman, we have the view of BGC. So that's this BGC. Ayun, nakita nyo, EDSA na yan. MRT, Pasig River. And then sa kabila, you have the view of Makati CBD naman. So check natin. So that is Makati CBD or Rockwell area. Makati CBD, Rockwell area. BGC, Pioneer, and Ortigas. Let's go sa kabilang side. So dito may mga tables and chairs. And magkakaroon din tayo ng snack bar dito in the future. And ito naman yung kabilang building. Nagawa pa siya. Si Hinoki. So yung mga Hinoki homeowners, ang view nyo Makati, facing back. Pag facing front, facing amenities.
Okay, Sugi building naman, kapag facing back, facing Manila area na yan. Pag facing front, facing amenities. So guys, may mga available pa dito sa Kay Garden. So we have 1BR, 2BR, and 3BR is already sold out na. So may mga available pa dito. Sana makahabol pa kayo. Kasi it's worth the investment po ito. No? Ganda. So sa kabila, magkakaroon din po ng function rooms dyan sa kabilang roof deck. So lahat po yan shared amenities tayo. No? In every building, may mga kanya-kanyang amenities yan. Services. So lahat po yan shared together with the three buildings. So guys, share ko lang sa inyo. Nandito ko sa atrium level ng higher floor. So this is 38th floor. So nakita nyo naman, ang ganda ng natural light dito. Ayan. So through and through, pumapasok yung araw. Yung light dito sa hallway ng 38th floor. Yung 38, 39, 40th. Ganda yung natural light niya. And this is the atrium or the sky patio. Super ganda. So imagine yung mga units na nasa atrium level. Saka yung mga sakop na sky patio, yung mga above atrium level. Hangin, no? Sa second floor pa lang, mahangin na eh. So, napaka-aliwalas, nakakagaan ng pakiramdam. So, this is the other side ng sky patio natin. Morning sun. Maganda yung mga units na katapat ng sky patio. Like this one. And then. And also yung mga katabi, syempre. So guys, I'm here sa 7th floor. So we have a model unit here dito sa Kay Garden. So it's a 2-bedroom unit. So papakita ko sa inyo para magkaroon kayo na idea kung ano yung mga pwede nyong i-upgrade sa unit ninyo. Kasi maganda rin yung mga interior design ng mga model unit natin. So tara, samahan nyo ako. So this is a model unit. This is a 2-bedroom A inner unit. Ito yung unit layout natin. So a total of 56 square meter. So lahat po ng projects sa DMCI, meron tayong itong unit layout. This is a standard 2-bedroom. So, pagpasok nyo po, on your right is your living and dining area. Yan. And then, on your left side is the kitchen. So, you have your spacious kitchen. So, meron tayong bar dito. Yan. So, this is the actual turnover finish. So, we have granite countertop, which we have kitchen cabinets. Then, we have provision for the range hood. Yan, ito yung mga cabinets natin. So, this is a soft closed system. Soft closed system cabinet. Then you have your window dito sa kitchen. And meron din tayong window dito sa living area. And then on the left side is your toilet and bathroom. Granite finish na rin yung sink natin. May sink na tayong kasama. May toilet. Complete toilet fixtures. Except for the cabinets. So, add-ons na po yan. And sa mirror.
Mayroon na tayong soap bar dito. You have your shower. And may provision tayo sa heater. So, normally malaki po talaga yung toilet and bath ng DMCI. Even sa mga one bedroom smallest cuts natin. So, hindi siya masikip. And then, we have provision for the washing machine. Nakatago siya. So, dito yon. So, this is the provision for the washing machine. Naka-close cabinet, floor to ceiling ang height niyan. There. So, let's proceed sa bedroom number 2. This is the bedroom number 2. Single bed. Double bed is okay. There. So ideally, sliding doors yung cabinet para mas ano sa space. We can maximize the space. Meron tayong study table dito. Yan. And then my window facing the balcony. So let's proceed naman sa bedroom number 1 or the master's bedroom. So this is the master's bedroom. Meron siyang access sa balcony. This is a double bed. Pwede siyang queen size, kasha. So this is the balcony area. Meron siyang access sa balcony, no? Yung bedroom number 1 natin. So wall mount TV para maximize yung space. May mga shelves tayo. Then here, sliding door din yung cabinet and merong makeup area. Alam nyo, perfect to for long-term lease, for investment, and for Airbnb. So, kompleto na. Hotel style. So, let's check naman yung balcony natin. So, this is the balcony. Spacious balcony din siya. Total of 8 square meter naman yung balcony natin. So, ito, I like yung design nito. Meron kayong hanging table. Kung gusto nyo mag-coffee, relax with a view. Then, meron din plants. Another angle for the model unit, 2-bedroom, 56 square. Another angle for the 2-bedroom, 56 square. Maganda rin yung may mirror sa loob ng unit. Mas mukha siyang nakakalaki siya ng unit actually. And syempre, hindi mawawala dyan yung mga artwork. Saka yung mga lighting. Very nice design. So that's it for today guys. Sana po nagustuhan niyo yung video tour natin sa Kai Garden Residences and also sa 2-bedroom unit natin. And we still have available units for Kai Garden Residences. We have available for 1-bedroom unit, 2-bedroom units. 3-bedroom units are already sold out. Meron din tayong malapit na project dito, Sage Residences. Magandang investment rin siya. Mandaluyong is, for me, is the best location, no? Among others, like syempre Makati, BGC, Pasig, best location din as well. For me, kasama rin sa Mandaluyong doon. Since it's a capital mall of the Philippines, maraming projects, maraming transit system dito sa Mandaluyong area. So, yun. Also, may mga promos tayo ngayon for all projects.
For the two-bedroom of Kai, you can own as low as 25,000 per month, yung mga two-bedrooms natin. And yun, if you have any questions, concerns, feel free to message me. Syempre, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa mga projects ni DMCI Homes. We have an upcoming project as well sa Acacia Estates at Taguig City, Mulberry Place, yung phase 2 niya. So, gumawa rin po ako ng video noon before, Mulberry Place. Kung gusto niyo po makita yung mga model units natin, site locations natin, let me know. I can assist you sa mga clients natin taga-abroad. We can set a Zoom meeting, no, para po we can discuss the project further. And dito po yung mga social media pages ko, my Instagram, my Facebook, and my mobile number. Wag po kayo, don't hesitate to contact me. So, yun. So, thank you guys and stay safe.